Mga boss, idol, halina't pag-usapan natin ngayon ang balitang pinagkaguluhan nga si Kai Soto sa New Orleans at ang balitang panahon na ng Boston Celtics ngayong taon. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin to. Una nga tayong dumako ngayon dito sa ating unang balita patungkol naman sa naging Game 2 ng laban ng Boston Celtics at Miami Heat. Mga boss idol, nakabawi nga po sa wakas ang Boston sa labang ito matapos mapatumba nila sa sariling bahay ang kanilang kalaban sa score na 127-102. Sa pangunguna na rin ng kanilang Big 3 na sina Jason Tatum, Jaylen Brown at Marcus Smart na meron combined 75 points. Halos sa kanilang tatlo nga umiikot ang opensa ng Boston Celtics. Sa simula pa lang nga ay nasa Boston na agad ang momentum matapos ma-outscored nila ang Heat sa pagtatapos ng first half 35-21. Dito pa lang nga ay alam na nating nasa magandang kalagayan ang kanilang kupunan. Nagtapos nga po ang first half sa score na 70-45. Siyempre sa pagpasok nga po ng third quarter at fourth quarter, dito na hindi nakahabol ng gusto ang Heat, lalo pat pareho lang nga ang kanilang naitalang puntos sa parehong quarter. Kaya dahil nga sa kanilang pagkatalo ay babalik na nga at ililipat na ng home court sa Boston na malaking bagay para sa kanilang kalaban. Kilala nga natin ang kupunan na ito na mataas ang kanilang tsansa na malaki kapag nasa sariling bahay nila. Kaya asahan na natin na malaking momentum ang daladala nilang pagdating sa Game 3. Dito naman tayo dumako at pumunta sa balitang pinagkaguluhan nga po si Kai Soto sa New Orleans. Sa kasalukuyan nga mga boss idol ay naghahanda pa rin ang ating pambato at nag-eensayo para sa darating na NBA draft. Unti-unti na rin naman nga ang nagsisilabasan ngayon ng mga teams na nakakapansin sa kanya, gaya na lamang po nang lumabas ngayong pinagkaguluhan nga daw si Kai Soto sa New Orleans. Laman nga po ng balita ang pangalan ng ating pambato na isa sa mga sentro na kailangan bantayan ngayon. Nagsalita nga po dito ang isa sa mga staff at scout ng New Orleans Pelicans na napanood nga daw nito ang laro sa NBL. Napansin nga po nito ang malaking potential ng 7'2 center na galing sa Pilipinas. Siyempre tatak na rin naman nga sa kanila ang pagiging matangkad nito, malaking tulong kung makukuha nila sa NBA draft. Alam naman nga natin na andito na nga po si Zion Williamson, kaya posibleng ang magka-tandem sila kung sakaling matuloy ang pagkuha sa kanya. Mga boss idol, unti-unti na rin naman niyang tumataas ang percentage sa 3-point line, kaya isa nga yan sa mga dahilan bakit pinagkakaguluhan siya ngayon, ang pagiging modern big man. So yun lamang mga boss idol, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click nyo na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap, thanks for watching.